Roblon ole kay brother Berlito, idakan kindly unmute your microphone bro. Rinig ba bro? Mapagpalang araw po at mapagpalang Holy Sabat sa lahat, lalo na sa ating kaparian, sa priesthood at sa ating mahal na hari at sa mga kapatid. Ang tanong ko po sa mahal na hari ay yung naggamot si ang Misaya, Yahawa Shai, sa mga may sakit noon, lalo na kay Magdalena at doon sa mga bulag, pipi at hindi makarinig at lumpo. Ganon din doon sa pagkabuhay kay Lazaro. Yun po ba, mahal na hari, ay dumaan din din? Dumaan din ang proseso? O yun lang po. Okay. Yung Misaya Hawa Shai ay nagamot ng pipi na hindi makapagsalita, di ba? Nanggamot din siya ng bingi na hindi makarinig, di ba? Yung pilay na hindi tuwid maglakad. O nga, kasi nga pilay. Yung bulag na hindi makakita. Di ba? Yan. Dahil pa dumaan ang proseso. Yes, dumaan ang proseso. Kasi kung walang proseso na pinagdaanan, hindi makakakita yon. Kung bulag. Bulag ka. Ginamot ka. Nakakita ka, eh di may nangyari, may prosesong nangyari. Everything, may process. The only difference is, the only difference, King Yahawa Shai was empowered at the time na wala pang medisina, wala pang pantanggal ng katarak, wala pang panglaser ng katarak. King Yahawa Shai was given that energy frequency na ang kamay niya can work as a laser. Yung katawan niya can emit a different kind of energy frequency na kaya niyang pagalawin ang molecules ng cells, kaya niyang kalusin ang katarak by his hand. And that's all that he can do at the time. Why? Kasi unang-una wala pang medisina noon eh. Wala pang x-ray noon. Wala pang operating room noon. But such were given today, made available to humans. Eh at the time wala eh. And besides, it has a different purpose. Hindi talaga yung purpose is yung for the sake lang na may mapagaling. No. It has a deeper purpose. Bakit kailangan niyang gumawa ng ganong tinatawag natin miraculous healing? Bakit na kailangan gawin yun? Ito lang ang sabihin ko sa inyo. Kung hindi ginawa ng Misaya yung parang magical as we see it, parang magical healing. Kung hindi niya ginawa yon, walang makikinig sa kanya at the time. Wala. Kailangan niyang buhayin si Lazarus. Bakit? Para ito na ang ultimatum ko. Para lang magising kayo. Na may Misaya na sinugo. Na ipinangako sa mga prophets. So kailangan niyang gawin yun. Dahil kung hindi niya ginawa yun, at hindi pinagkaloob sa kanya ng Ama yung power na yun at the time, although nasa human flesh siya. Kung hindi niya ginawa yun, sa tingin nyo, may maniniwala sa kanya? Wala.
failure siya. So yun ang pinaka-purpose nun. Hindi lang for the sake ng manggamot. The purpose is para maipakilala niya ang sarili niya. Magising ang Israelites. At maipakita sa Israelites na, hey, ibang daan ang pinagdaanan ninyo. Hindi yan. Sinong paniniwalaan nyo? Yung mga Pariseo o ako? Kumbaga nagkaroon ng paligsahan ng pasiklaban. O sige, magbubuhay ako ng patay. Subukan nyo. Kung magkapagbuhay ko ng patay, hindi kayo ang totoo. Eh wala. Sino nakapagbuhay kay Lazarus? Siya. Kaya doon biglang bumaliktad ang Judea. Sumuporta sa kanya. Kaya pagbalik niya sa Jerusalem, winelcome na siya as king. Doon palang nagising ng todo-todo. Doon kinantahan ang Misaya. Doon siya naprinoklaman ng mga tao na kanilang king. Bakit? Nakita na nila, may kapangyarihan to. Ito talaga ang king. So, kung hindi ginawa ng Messiah, haba siya yun, how can he introduce himself? Paano niya ipapakilala ang sarili niya? At kung hindi niya maipakilala ang sarili niya, paano niya maipapakilala ang Ama? Kasi yung sinabi ng Messiah, ipinakilala na kita sa kanila. I have made your name known to them. Anong ibig sabihin? As early as the time ng Messiah, natabunan na ang pangalan ng Aba. That's why, anong sabi ng Messiah? Ipinakilala ko na ang iyong pangalan sa kanila. I have made you known to them. Ibig sabihin, nakalimutan na talaga. And that's the only way. Do a miracle. Si Moses, kung hindi siya gumawa, kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng Aba ng mga ganong para makagawa ng mga something like miraculous, sa tingin ninyo sasama ang mga Israelites? Di ba hindi? So ngayon, kailangan ba ang milagro para lang maniwala kayo? Hindi. That is the difference sa generation to. Because mismong Spirit of Yahweh ang tumatrabaho. The rest is instrumental na lang. Hindi na kailangan ang milagro. Tingnan nyo, may nakakita ba sa inyo ng milagro? Wala. Bakit naniniwala kayo? Yan ang meron tayo ngayon, itong generation na to, na wala noon ang Israelites. They are concrete thinkers. Pero ngayon, bakit naniniwala kayo? It's because nakita na ninyo ang nakaraan. Yun ang basis of trust ninyo ngayon. Eh, ang Israelites noon, wala pa silang makitang nakaraan eh. Eh, tayo ngayon, meron. Nung nakita natin na pagtagpi-tagpi na ang mga pangyayari at luminaw na oo, ito nga ang mga nasulat sa prophecy, bigla kayong naniwala. Tama ang sinasabi ni OHC. See? And that is the miracle na kapalit ng pagpapagaling ng bulag. So, anong sabi? Blessed are they who believed even without seeing. Napalad yung mga naniwala kahit hindi nakakita. Hindi nila nakita. Naniwala. Noon, boses ko lang ang naririnig nyo. It's just my voice. And I for myself, nandun ako sa point of transition din. Torn between concerns of the flesh. Yung concerns of being yung concerns ng tao, nandun ako sa point na yun. At nagta-transition ako
na I have this pala, the other side. I didn't know. Tulog ako. What is gising is the human flesh. The man, the son of man. Just like Prophet Ezekiel, anong sabi? Son of man ang tawag, di ba? So don't get me wrong with that. I'm not proclaiming anything about myself. What I'm saying is, I am flesh. I am flesh. Without knowing, there is another side of me. Nung na-unleash the other side of me, para pa rin akong bata na kailangan kong aralin maglakad spiritually. Because yung pamumuhay na alam ko is as flesh. Tao, tao tayo eh. Andun ako sa period of adjustment. Andun ako sa pinagdududahan ko din yung mga pangyayari. Andun ako sa point na hinahamon ko siya. That's why I said, kung ako nga, ibalik mo sa akin lahat ang nawala sa akin. I was reduced down. Ibalik mo sa akin lahat ang nawala sa akin. Everything. Eh ngayon ako nang umaayaw eh. Tama na, hindi. Ayoko na yan. Hindi ko kailangan yan. Everything. More than, you know, more than what I am before. More than what I have before. But I don't need it. So I started to discover what is on the other side. What is on the other side? What is the purpose of that other side? Kasi ang alam ko lang, nag-aral ako, grade 1, ganito. And that is the human side. But then, na-amaze din ako sa sarili ko. I must admit, bakit alam ko ang mga to? Saan ko ba ito hinugot? Bakit ang dali kong ma-reveal ito? Na para bang, you know, I was there. That's the other side. So everyone, lahat kayo, kailangan gumising. Because some of you there ay hindi nag-aalam na naandito pa tayo sa process ng paglalakbay. Kung inaakala ninyo na ang ultimate destination ng Israelite nung lumabas sa Egypt is yung kakapiranggot na lupa doon sa Canaan, yung Jerusalem, kung inaasahan ninyo na yun ang destination, nagkakamali po kayo. Kasi tribe of Judah pa lang, hindi kakasya doon. So ano yung sinabi ng Ama? Na I will give you land. Hindi lang yun, ang liit nun. Tribe of Judah pa lang, aapaw na doon. So where is that land? It's the Shemite territory. In your awareness, ibinalik ko na sa inyo. Ipinakita ko na sa inyo ang boundary. Ito, yung define ni Abba na destination. And not only that piece of land na kinuha ng mga Israel at ng mga peke na Hudyo. Bakit ko sinabi na hindi lang yon? Go back kay Jacob. Anong sinabi kay Jacob? Anong sinabi kay Abraham? Your offsprings will be as many as the stars of heaven.
Kung mabibilang mo yan, sige, bilangin mo. Ganyan karami. Magkakasya doon sa kakapirasong lupa doon sa Israel? No. So we're still on the process. Nasaan ang destination? Ang sabi kay Jacob, ang iyong seeds ay mapupunta sa north, sa south, sa east, sa west. Worldwide ba? Hindi. No. Bakit? Ang Shemite territory ang tinutukoy doon and not the whole world. So nasa process tayo noon. Nakarating tayo sa lupain, pero hindi natin alam na nakarating na pala tayo. Nagkamali siguro si Waze. Hindi tayo na-informed that you have reached your destination. Ganun po ang nangyari sa atin. We are on the promised land. Ngayon, what was written in the Bible is a big lie. That you have been scattered. Eh talaga namang i-scatter eh. Dahil hindi naman tayo i-confine doon sa kakapirasok nyo. Dahil hindi naman tayo eh kung i-confine tayo, buong 12 tribes, aba nagpataya na dahil wala nang mapagtayo ng bahay. So we are not, that is not our destination. Stop over lang po yun paglabas nila ng Egypt. And from there, you have to proceed here. Kasi ang sabi to the land of your ancestors, eh nasan ang land of our ancestors? See? Ano lang ang pinagkaiba? Ito talaga ang destinations natin. The north, the south, the east, and the west of the Shemite territory. Hindi tayo pwedeng lumabas sa Shemite territory because sa Hamite yan, sa Japhetite yan. So righteous ang aba. Dito kayo ha, ito ang teritoryo nyo. Spread to the north, to the south, to the east, to the west. Yan ang context. So nung lumabas sila sa Egypt, o pahinga lang muna kayo dito. Dito sa land na inoccupy ni Canaan. But you have to spread. Dahil yun ang sinabi kay Abraham, yun ang sinabi kay Jacob. So, here we are. Pero nagkamali si Waze. Hindi nakapagsabi sa Waze na, you have reached your destination. So, naging painful journey lang tayo. Napakahirap ng journey na pinagdaanan natin. Why? Why? Kasi nagkasala along the way. So pinadaan tayo sa Rocky Road. Yung Rocky Road na ice cream. Rough Road. Pinadaan tayo sa isang direksyon na iniaso yata ay hindi pa nadaanan. Ganun ang comparison. Kasi nagkasala nga. Pero kung hindi nagkasala, sana doon tayo pinadaan sa ispaltado at tinutugtugan pa tayo ng banda habang dumadaan tayo. Ganun sana. Kung hindi nagkasala. But as to the destination, nothing has changed. Dahil kung anong prinamis ng aba na lugar, yun pa rin. Kasi sabi ng aba, I am Yahawa. I did not change. Wala akong binago. Hindi ako nagbago. Hindi ako pabago-bago. I am the same as before. Kaya nga hindi kayo nalusaw eh. So, Moses, still guides you. Today, Moses still guides you. Today. Kaya nga nung sabi sa New Testament, they have Moses
Ano sabi ni Messiah Yahweh Shai? I will send you again Moses and Elijah. And they will guide you. Are you guided today? Yes, you are. Guided kayo. Ibig sabihin, nandyan si Moses, nandyan si Elijah. In a different form. Yun lang, mga kapatid.